blue. Start CPR. Ambo ba? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Please check vital signs. Doc, sa ngayon po tumataas yung blood pressure niya, then pati po yung heart rate. Okay, please continue monitoring the vital signs. Milyon-milyon ang tao dito sa Pilipinas. Sa dinami-dami na pwedeng makilala, si Elias pa talaga. Saka ako na po problemahin kung paano ako makakaganti sa lahat ng perwisyong dinala ni Elias sa buhay ko. Sa ngayon, ang gusto ko ay magising ka, anak. Magising ka lang. Hello, Mr. President. Pinapatawag niyo daw po ako. Yes, Doc. Tandaan mo mabuti ito, Doc. Walang sino man ang makaalam na tumatalo ako dito. Kapag nalaman nila, tanggal ka sa trabaho at patatanggal ko lahat ang lisensya niyo. Klaro po, Mr. President. Ikinalulungkot ko'y balita sa inyo. Pero kailangan nyo na malaman. Wala na si Paeng at si Joan. Ganon din yung iba nyo kasamahan. Si Estong. Si Annabelle. Kim. At Cherry Pie. Si Bane naman, nasa ICU. Critical. Ganon din si Nanay Alma. Si Elias naman, hindi namin alam kung nakatakas o kinuha ng mga kalaban. Kaya ako nandito, dahil gusto kong malaman kung sino may gawa nito. Sino pumatay kay Paeng? Marami po sila, Chief. Nagsama-sama mga demonyo. Yung grupo ni Calvin Magallanes at ni Presidente William. Ang Presidente? Nandun, Presidente? Opo, Chief. Kasama siya sa mga bumaril sa amin. Siya mismo, si Presidente William. Perez, may nakakalam na ba na ligtas sila? Hindi po tayo naglalabas ng kahit anong impormasyon, Chief. Wala pong nakakaalam sa lagay nila at ng ibang biktima. Huwag ka muna maglalabas ng kahit ano. Protection nila yon. Kung involved ang presidente dito, malaki tong kalaban natin. Chief, si Kuya Elias po. Sana mahanap niyo rin po siya. Chief, sana po magbayad yung may mga gawa nito. Inubos po nila yung pamilya namin. Alam ko malaki tong kalaban natin. Pero pinapangako ko sa inyo at sa bangkay ni Paeng, gagawin ko lahat para mabigyan ng hustisya pagkamatay niya.
magbabayad sila. Sana gumising na yung ate ko. Hindi ko kayo wala siya. Gigising ang ate mo. Maniwala ka lang. Ning, matapan ang ate mo, di ba? Kaya dapat kayanin mo din, di ba? Kailangan natin mas maging matatag sa sitwasyon na to. Gigising ang ate mo. Naniniwala ako dun. Hindi ko kung kaya mawala yung ate ko. Walang mawawala. Ate. Ate, sana gumising ka na. Gumaling ka na, ate. Kailangan ka to. Mabuti pa magpahinga ka muna. Hindi ka pa kumakain eh. Gumising na ba si nanay? Ako hanggat hindi pa nagigising si nanay, hanggat hindi pa dumidilat yung dalawa niyang mata. Hindi ko siya iiwan. Baka kung ano na naman mangyari sa akin. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor kanina? Okay na si Nay Alma. Okay na itibok ng puso niya. Tsaka yung blood pressure niya. Eh, bakit hindi pa rin siya nagigising? Basta sisiguraduhin ko muna na okay siya bago ko siya iwan. Pretty. Buti dumating na kayo. Pagdasal na lang natin si Nanay Alma. Lord, maraming salamat po sa pangalawang buhay na binigay niyo po sa amin. Papahalagaan po namin lahat to. Kaya niyo lang po kami ng lakas ng loob para po harapin lahat ng pagsubok na dinadaras namin ngayon. Alam po namin na lahat ng bagay na nangyara. Alam po namin na lahat ng bagay na nangyayari sa amin ngayon ay may dahilan. Lord, kayo na po bahala sa amin. Bigyan niyo rin po sana ng katahimikan yung mga namayapa namin kaibigan at pamilya. Masarap talaga yan. Pinagkakitamit yun, nasa room na. Samura ko na gusto magpa-deliver ng Paris. Makakapit ko na lang kayo. Pamilya tayo. Tayo-tayo rin na magtutulungan, hindi ba? One for all. All for you! One for all. Kasama ka? Oh, ayan! All for one! All for one! Nawigabayan niyo po sila sa kanilang paglalakbay at maging masaya po sila kahit na sa kabilang buhay. Lord, sana po gumaling na po si Ate Ben at tsaka si Nay Alma. Sana po magising na po sila. Lord, hindi ko po kaya na pati po sila mawala. Please, oh Lord.
Please po, pakinggan niyo po yung dasanak ko. Pagalingin niyo po sila. Bakit hanggang ngayon hindi pa gumagaling ang anak ko? Hanggang ngayon kumutos pa rin siya. Magagaling ba kayong mga doktor dito? Ha? Ginagawa po naman namin lahat ang aming makakaya, Mr. President. Masyado lang talaga malubhang sugat ng anak ninyo. Gusto ko lang makitang ligtas siya. Magising siya! Naglalakad ang nagsasalita! Yun din po ang gusto namin mangyari, Mr. President. Ang makarecover ang anak ninyo. Pero hindi niyo nagagawa! Puro ka recover! Kaya nilipat ko na lang anak ko sa magandang ospital na may magandang gamit at specialista ang tumitingin sa kanya! Kung yun po ang desisyon niyo, Mr. President, wala na kaming magagawa. Kayo po ang tatay ng pasyente at kayo po ang may karapatan magdesisyon para sa kapakanan ng anak ko. Gawin mo na, ngayon na, para malapatan ang tamang medical attention ng anak ko! Opo, Mr. President. Saan niyo po balak ilipat ang pasyente at para ma-coordinate ko na po ang pag-transfer? Sa maganda at pinakamahal na ospital. At wala kong pakialam sa pera. Kailangan gumaling lang ang anak ko. Darating ng attorney ko at kayo nang mag-usap para umalis na ang anak ko dito. Oh, ano pa hinihintay mo? Pakain kita dyan eh. Tagal na natin dito sa ospital. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita kung nasan si Elias. Sana pagising ni Nay Alma, may balita na tayo kung buhay pa ba siya. Sinin pa kaya lang nasaan? Kasi nagtanong-tanong ako dito sa mga staff ng ospital. Wala daw dito si Nimpe. Ate Pretty! Sina ni Alma gumalaw. Nay? Nay! Ay, kamusta ka? Nay! Elias? Manay? Ni Alma, nasa hospital po kayo. Maraming salamat sa Diyos. Buhay ang nanay. Dininig niyo yung panalangin natin. Magkakasama pa po tayo. Kahit ano pong mangyari, matibay na pong pinagsamahan natin. Elias. Manay. Kaya hindi ako lulungod sa'yo! Naman! Huwag mo ka! Naman! Nay, ako po si Neneng. Natatandaan niyo po ba ako? Si Chris. Asan ang anak ko? Si Bunny. Asan si Bunny?
nasan sila eh. Ano ang ibig niyo sabihin? Hindi niyo alam. Sa si Diyos. Sa si Bani. Alam ako, malamang po kayo. Kalmado ko. Gusto ko lang malaman kung baka yung anak ko. Ayan, managsasabi po ng totoo si Miguel. Hindi po namin alam kung nasa si Elias eh. Pagkagising po namin dito sa ospital, wala po siya, wala po sila. Tsaka hindi po namin alam kung ano na po nangyari talaga sa kanila eh. Ate Bene, lumaban ka, nagpagaling ka. Nandito kaming lahat, oh. Naghihintay kami sa paglabas mo. Bene, marami pa tayong sasalingin ang beauty pageant, di ba? Yung Bani na kilala namin, hindi agad sumusuko. Maban ka. Chest out. Chest out. Stomach in. Stomach in. Fears lang ate, kaya mo yan. Smile. Sige nga, try nga na kawai, kawai, kawai. Perfect. Go! Bani! Bini-bining marikit! Go! Bani! Bini-bining marikit! Go! Bani! Bini-bining marikit! Harakit ate, karapon. Yan, yun sa kota natin. Go! Tama. Ready ka na ba? Bani, para na rin kitang anak. Lumaban ka. Lumaban ka para sa ating lahat. Sana makita si Nay. Bani, huwag ka mawala ng pag-asa. Nakikinig ang Diyos. Babalik sa atin si Neneng ng buhay. Hindi man ako ang lakagis na niya magulang. Kung kailangan niyo ng nanay, dito lang ako. Andiyan ang Kuya Elias niyo. Pero iba po kasi talaga yung tama ko kay Elias. Oo. Hindi naman po kasalanan kung hindi niya ako kayang mahalin eh. Patuloy ka lang magpakita ng pagmamahal sa anak ko. Alam mo ba? Ako nga, kung ako lang ang masusunod, ikaw ang gusto ko para sa kanya. Kung magkakaroon siya ng bagong nobya, ikaw yun sa niyo.